shot of my life. She's out of my life. And I don't know whether to laugh or cry. I don't know whether to leave. It's out of my hands. It's out of my hands. To think for 2 years she was here, and I took her for granted. I was so possession, and I've learned that love won't wait. Now I've learned that love needs expression, but I've learned too late. Oh, she's out of my life. Sa lahat po ha, magbibigay lang ko tayo ng update ngayong araw ng Lunes. At ayun nga ho, siguro napanood naman ho ninyo ang Libing ni Mahal, no, dahil na-share natin ang live coverage, live streaming ng Libing ni Mahal doon sa channel niya mismo, mga kabayan, sa YouTube channel ni Mahal, mga kabayan. Ito po ang latest update kay Mygz Mulino, mga kabayan. Okay. According sa ating source, mga kabayan, talagang hindi sila makakapunta. Gustuhin man nila, mga kabayan, because ngayong araw po natapos ang kanilang home quarantine. Pero dahil o, ang kanilang sinagawang swab test nung bago kinremate si Mahal, no, nung Webes, ba yun? Webes, oo. Antigen test lang ho yun, mga kabayan, antigen test. And then ngayon ho, nag-undergo talaga sila ng RT-PCR test, mga kabayan, okay? Swab test nila talaga. So, kaya hindi po talaga sila pwedeng umalis doon sa Batangas, mga kabayan, dahil hindi ho sila pinayagan ng LGU ng Batangas ng Tanawan, mga kabayan, na lumabas sa kanilang bahay until such time ho na lumabas ang result ng panibago nilang swab test, mga kabayan. Which is 5 days pa ho lalabas starting today, ha? So magbibilang pa tayo ng 5 araw, mga kabayan, bago ho lumabas ang result ng swab test nila na panibago. Kaya kailangan nating intindihin ang kanilang sitwasyon, dahil sila po ang last na contact ni Mahal na bago po nabawian ng buhay si Mahal Tesorero, mga kabayan. So need talaga nila lahat doon sila sa compound, lahat silang mag Mulino family, opo. Including Jet na rin, ho. Alam ko doon si Jet sa bahay nila Mygz ngayon, dahil hindi rin siya pwedeng umuwi doon sa kanila, no? Dahil nga,
5 days pa uli aantayin nila doon sa resulta ng kanilang panibagong swab test, mga kabayan. So, eto po may ipapakita akong picture na patunay na sila po ay na-swab test doon sa kanilang tahanan, mga kabayan. Hindi sila lumabas, mga kabayan, ha, na pumunta pa sa ilang swab test center o saan. Ang mga pamunuan mismo ng nag-i-swab ng LGU ang pumunta doon sa bahay ng tesorero para ho i-swab test sila. Ito po ang isa sa picture ng pamilya ng Molino, mga kabayan. Roll VTR. At ayan nga ho, mga kabayan, ang isa sa family ng Molino, mga kabayan, okay? Na nagpa-swab test. If I were not mistaken, yan po si Nanay Belen, mga kabayan. Hindi po natin maipapakita ang picture ng mga Molino, ni Mygz, kasi ho, kumakalat ho, nagkakaroon ho tayo ng leak, mga kabayan. So, ina-avoid po ng Molino yung mga ganong sistema, mga kabayan. So, wala pa ho tayong copy ng mga picture ng swab test ni Mygz Molino, okay, mga kabayan, kasi piniprevent ho nilang mag-spread out, mga kabayan, ang mga ganyang picture, okay. So, yan po ang latest update natin, mga kabayan. Uulitin ho natin, hindi ho nakarating si Mygz Molino sa Libing ni Mahal dahil po hindi po sila pinayagan ng LGU ng Tanawan, Batangas, mga kabayan, na mag-travel. It is because although tapos na ho ang kanilang quarantine ngayong araw ng Lunes, mga kabayan, pero nag-undergo pa ho sila ng panibagong swab test dahil ang ginawa nilang test noong kinrimate si Mahal po, antigen test lang ho yun, mga kabayan. So, need nila talaga ng RT-PCR test, mga kabayan. Okay? So, ayan ho, nakita po ninyo ang picture ng mga naka-PPE na mga tao na nag-swab test doon kay Nanay Belen at sa iba pa hong pamilya, buong pamilya ng Molino doon sa Tanawan, Batangas, mga kabayan, ha? Okay, kaya yan po ang rason na hindi ho nakapunta sila Mygz sa Libing ni Mahal, mga kabayan, dahil hindi ho sila pinayagan ng local government unit or LGU ng Tanawan, Batangas, mga kabayan. Okay, so yan po ang ating latest update sa kalagay ng Molino family, mga kabayan. Keep on praying the Molino family, especially to Mygz Molino, mga kabayan, na makarecover sila soon, mga kabayan. At huwag ho tayo magpapaniwala sa mga fake news. Marami po talaga nagkalat, ha? Nananamantala ang mga tao, mga kabayan, okay? So, thank you so much po, mga kabayan, for spending your time watching this video. This is Carlo Mendez. Thank you so much and God bless to all of you guys. Keep safe, everyone. Bye-bye!